Hi guys, welcome sa aking channel. All right, ang topic natin ngayon, First Philippine Holdings. Ang baba ng PE ratio. Sobrang mura ba nito? Ayan, analyze po natin. Hi guys, welcome back. Okay, First Philippine Holdings ang topic natin ngayon. Record ko to May 9, no, 2023. And currently ang PE ratio ni First Philippine Holdings ay 2.35, no? Okay. So, kailangan ko kasing i-topic yung FPH, no? For of all reason kasi marami po na-obsess sa PE ratio, no? Marami kayong maririnig ng mga vlogger or mga article. Napaka-obsessed sila no, sa PE ratio. No? Pag nakita nila mababa yung PE ratio, iniisip nila, mura daw yung stock. No? A normal na PE ratio is between 13 and 18. No? For most companies, nandiyan ang PE ratio talaga niya. No? Naglalaro sa 13 to 18. Pati ito, nakita mo 2.35. Ang baba. Mura ba ang First Philippine Holdings? Ayun, no? So, alamin natin bakit naging ganito kababa yan, no? Kasi parang lumalabas, sobrang mura. Totoo ba yan? Ayan, no? Sagutin natin. But first, dividend yield muna tayo kasi marami tayong kaibigan na mahilig sa dividends. And makikita natin mukhang consistent ang kanilang dividend at nag-i-increase naman pa konti-konti, no? Although, dahan-dahan lang maganda na rin po ito, no? May evidence na nagbabayad naman ng dividends, no? Kahit na medyo parang na dumaan tayo ng 2020-2021, siguro hindi sila affected dahil nasa energy sector sila, hindi sila tinamaan masyado noong 2020. Alam na natin ano nangyari dyan, no? And ang dividend yield niya compare sa closing price today is 3.5%. Maganda na po ito, actually. Maganda na po ito, no? Alright. So please consider this din po, no? Mga dividend investor, i-note niyo po ito. I-note niyo po itong stock po na ito, no? But first, about the business po muna tayo, no? Okay, marami silang negosyo, no? Marami silang negosyo din, no? So first, kasi holding ito, holding company. Pero ang malaking part po talaga dyan, yung kuryente, no? Nagpo-produce talaga ng kuryente yan at binebenta nila yung kuryente, no? Yan talaga ang bread and butter nila. Yung the rest, may real estate, may kung ano-ano silang business. Maliit lang po na part, no? Malaki talaga itong electricity, no? Most of it is through FGen, no? Kasi they own, no? 67% of FGen, no? Yung common stock ng FGen and 100% ng preferred stocks ng FGen. Ano yung kaiba ng common stock sa preferred stocks? Pag-usapan natin later, no? Pero First Gen, no? 3,500 megawatts, no? Kanilang clean energy, no? Malaking producer po ito ng kuryente sa Pilipinas. Alright, no? So, dyan tayo magpapasikot-sikot. And again, no? Nag-earn siya per share, ha? Per share. Kada share, nag-earn siya ng 26 pesos. And ang share price ng 62 pesos. So, kung dinivide mo yan, 62 sa 26, 2.35 ang PE ratio. Ang mura. Be super, 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 duper cheap. Dapat, di ba, ang healthy nga, 13 to 18, eh, no? Ayan, ano ibig sabihin yan? Ng 26.34, no? Ng 2.35 na PE ratio. Ibig sabihin, in 2.35 years, inita mo na, nag-ROI ka na, ROI, return on investment ka na, in 2 years only, no? And a little bit month, in a few months, no? In 2 and a half years, balik na, ROI ka na, no? Kasi tingnan mo, 26, o times 2 mo yan, 52, o konti na lang, 62 na, di ba? O, so more than 2 years na, ROI ka na. Yun ang ibig sabihin ng PE ratio na 2.35. Hindi, ang ganda nun. Bakit ganun? Bakit nagkaganyan? Mura ba talaga? Ayan, sagutin po natin, no? Ayan, ang normal PE ratio between 13 to 20, no? Ayan, no? And then, nagkuha lang ako ng some samples sa market today. And ito yung mga PE ratio ng ibang company. Mapapansin niyo, no? Andyan talaga yung value niya. May mga konting outliers ang makikita, no? Pero marami naman talaga between 13 and 20. Ganyan talaga ang normal na PE ratio, no? Alright. Ayan. So, mura ba nga ba? Si FPH. Interpret kasi huwag kayo magpapaloko sa PE ratio, guys. Kaya tinapik ito. Marami nagpapaloko sa PE ratio. Hindi po ganyan yan, no? Alright.
So, actually, dati obsessed din ako sa PE ratio na sinasabi until napanood ko si Martin Iscrelli, no? Ito ay isang magaling na investor, no? Nagkaroon lang siya ng konting problema sa batas, no? I-research niya lang, pero it doesn't diminish the fact na matalino po itong tao na to. At ito, natutunan ko sa kanya, yung enterprise value, no? Dapat alam niyo po nating lahat ito. Tayo nag-i-invest sa stocks, dapat alam natin ang sinasabing enterprise value. Saan niya ko natutunan to, no? Okay, example lang po. If yung dalawang company, parehas sa market cap, no? Parehas lang ang earnings nila. Actually, identical lang yan. Parehas lang ang value niya, no? Company A, 10 million na market cap, kumikita ng 1 million, PE ratio niyan, 10. Company B, the same, 10 million na market cap, 1 million na earnings, PE ratio of 10, no? Kasi di-divide mo lang naman yan, no? In 10 years, ROI ka na. Parehas ang value ng dalawang company na to, no? Alright, no? So, ang tanong kasi, pag bumibili ka ng stocks, ano ba ang binibili mo talaga? Ang binibili mo, yung earnings, yung kinikita ng company, no? Specifically, yung cash flows, yung free cash flows, yung pera. Yun lang naman na importante dyan, eh, yung pera. Diba? Oh, wala naman ibang importante sa lahat kundi pera. Kaya tayo nag-i-invest dahil sa pera. Yung cash flows kasi, yan ang gagaling yung ibibigay na dividends, no? Kaya yan ang binibili talaga natin when we invest in companies, no? Ayan, so, kasi yung cash pwede nga ipamigay as dividends, no? Sa atin, i-distribute sa atin as dividends. Or, kung hindi man nila i-distribute as dividends yan, i-reinvest nila yan para palakihin yung business. And pag lumaki na yung business, lalaki yung cash, pwedeng ipamigay ulit sa atin as dividends. Ganun po yun, no? Kaya cash talaga ang sinusundan natin. Alright, ayan. And as owners, tayo ang may-ari ng cash. Yung may-ari ng cash na yan. Pag may nakita tayo cash sa balance sheet, tayo ang may-ari niya, no? Alright. So, how to account for cash? Paano mo i-account ang cash? So, big... Tinwik natin yung example kanina, identical, no? Market cap 10 million, ang earnings niya ay tig 1 million, so ang PE ratio niya 10, no? Pero itong si company B may 3 million. Alin na mas magandang investment? Alin na mas maganda? Of course ito, kahit wala kang kaalam-alam ito, kasi may cash na 3 million eh. And yung 3 million na yan, pwede na i-distribute yan as dividends, no? Ayan, no? So, evaluate natin, no? So yung company na walang cash, ang presyo nito, ang totoong cost nito, no, para mabili mo yung company nito is 10 million din, kasi yung market cap niya 10 million. So if you want to buy the whole company, the price of the whole company is 10 million. Maliwanag po yan, no? Kasi 10 million na market cap, ang presyo niya 10 million, wala kasi siyang cash, no? Alright, punta na tayo kay company B. Pag kay company B, iba po. Nagbayad ka ng 10 million, kaya alam, may cash kasi siya na 3 million, di ba? Na red pan. Pagkabili mo niyan, sa'yo naman yan eh. Halimbawa, no, may 10 million ka, binili mo yung buong company, sa'yo na yan 3 million na nasa banko. Kaya para kang na red pan. So, ang totoong binabayad mo lang dyan is 7 million lang yan. 7 million lang ang totoong binayad mo dyan. Na red pan ka kasi ng 3 million, may 3 million siyang cash, no? Sana maliwanag po, no? Okay, no? Alright. Now, pupunta na tayo sa susunod, no, na topic, yung debt. No, paano naman kung may utang yung company? Pag sinabing utang, may utang yung company, pag bumili ka ng stocks, ikaw ang owner niyan, ikaw ang owner ng business, yung debt, kailangan mong binabayaran yan sa future, no? So, pag binabayaran sa future yan, saan kukunin yan? Yung cash na dapat sana ipamimigay sa as dividends, kaysa maging free cash flow siya, napapambayad pa yan sa utang. Ganun po yun, no? Or nababawasan yung pera na pwede sana ipang-expand ang business. Nawawalan tayo pag may utang. Ganun po, no? Alright. Ayun. And as owners, no? Mamanahin natin yung utang ng business na binili natin. Bumili ka ng stocks na may debt. Ikaw na rin ang may utang noon. Minana mo yung utang na yun. Babayaran mo yun as business owners. Ganun po. Kaya sinabi ni Warren Buffett, pag mag-isip ka as business owner pag bumibili ka ng stocks, no? Alright. How to account for debt? Paano mo ina-account yung debt nga ngayon? Dalawang company, company C, company D, no? Identical market cap, identical yung earnings, parehas yung PE ratio. Alin na mas maganda ngayon? Siyempre, itong si company C kasi wala siyang utang. Ito may utang ngayon. May utang si D, si C wala. Mas maganda si C, mas maganda yung walang utang. So, paano mo i-account yan sa math? Sa math kasi, mahilig kayo sa math. Pasukin natin yung math ulit.
Ayan, no? So si company C, si ito ha, ignore nyo na lang yung A ha. So walang debt. So 10 million din, kung ano yung market cap niya, yun din yung presyo niya, no? Na totoong binabayad mo, no? Pero si D, dito ignore mo na lang ng B ha, may 2 million na debt, di ba? So nagbayad ka ng 10 million kasi market cap niya 10 million. Kaya lang, babayaran mo rin yung 2 million na utang niyan somewhere in the future. So yung totoong presyo na ibinabayad mo sa company na to is 12 million. Hindi po 10. Kasi nagmana ka ng utang. Yung utang niyan babayaran mo. Kaya ipapatong mo yung dalawa. 12 million talaga kung binayad mo dyan. Sana malinaw po sa inyo, no? Sana malinaw po sa inyo yung pag-account for debt. Ayan, no? And ito na ang formula ng enterprise value. Enterprise value, yan yung totoong price na ibinabayad mo sa isang company na binibili mo. So, i-merge lang natin yung dalawang example na ginawa natin kanina. So, yung market cap, i-minus mo yung cash kasi na-refund ka. And idadagdag mo yung debt kasi utang mo na rin yan. No? Yan ang enterprise value. Ngayon, balik na tayo. First Philippine Holdings. O sige, i-review nyo muna yung formula. Malinaw na. I-freeze din nyo kung hindi malinaw. No? Buting tingin ninyo to. And then kung malinaw na, balik na tayo kay First Philippine Holdings. Unin natin yung data. No? Market cap niya 30 billion. Ang earnings niya 12 billion. So ang PE ratio ay 2 point something. No? 2 point something. Eh yung cash niya 58 billion. Ay, ang loko. Wow. Yan, 58 billion ang cash. Ang utang tumataginting na. 183 billion. Karami-rami po utang ng FPH. Laki-laki po ng utang po nila. Ayun. Kaya po yung pinumpit yung enterprise value, pag inanaman mo itong formula na to, pinlog-in mo, ang totoong presyo po ni First Philippine Holdings, hindi po 30 billion. 155 billion. Kasi kailangan mong i-account yung utang po nila. And i-compare mo na ngayon sa enterprise value kay earnings. Layo na ang diferensya. Hindi na po 2 point something. 12 point something na po iyan. Pero of course, ang enterprise value kasi traditionally, dinidivide po yan with EBIT or EBITDA. Before taxes, depreciation, amortization, yung mga ganun, no? Pero, hindi ka naman huhulihin ng pulis, no? Pag dinidivide mo yung EV with earnings, no? Sasasayin nyo na kung anong gusto nyong ratio. Pero kung i-compare mo to EV niya sa earnings, malayo-layo na po ang difference. Hindi na po 2.x ang PE ratio niya, no? Malaki po kasi ang utang. Ayun lang po, no? Kaya ako po nirecord po ito, no? Alright, no? Ngayon, kung mapapansin ninyo, hindi naman masyado nag-grow yung company na to, eh. Oh. Tingnan nyo, oh. Konting-konti lang yung growth nila, eh. Oh. Konting-konti lang. Hindi siya impressive para sa akin. Although yung revenue tumataas, pero yung net profit hindi. Kasi kaya ito tumataas, hindi ko lang nilagay dito. Yung COGS kasi, no? Yung cost of goods sold, yung raw materials nila tumataas lang kasi pinapasa lang nila sa consumer, pero hindi po lumalaki ang business nila. Ito nakikita mo sa net profit, hindi naman lumalaki ang business, no? Alright, so parang hindi ito masyadong nag-grow na company. Sakto-sakto lang, konting growth lang, no? Alright. Pero all things considered, consider natin yung utang and everything, yung enterprise value niya, ang tingin ko po dito, medyo fairly valued lang po ito or slightly cheap lang po. Slightly lang, hindi siya talaga cheap. Pag tinignan mo yung PE ratio 2.x, maloloko ka talaga. Akala mo ang mura, pero hindi. Kasi malaki po yung utang. Kailangan nyo i-account yung utang. Pero ako po, kung hindi lang po ngayon bear market, kasi bear market, ang dami nating choices, ang dami murang yun eh. Kung bull market ito, baka pagtiyagaan ko na ito. Kaya lang, bear market, marami pong choices. Parang jowa lang yan. Marami pang iba. Marami pang fish. Marami pang stocks dyan na pwede mong pasukin, no? Ito, slightly cheap lang po ito, no? So, yun lang naman po ang aking, hindi ko nabibigyan ng value to kasi umiiwas din naman ako sa company na maraming utang, eh, no? So, yun lang naman po, no? And guys, warning lang po, hindi po ito thorough study. Mababaw lang ang story. Gusto ko lang i-emphasize sa inyo yung enterprise value. Kaya ko po ito tinapi. Kayo lang. And please, disclaimer. Nabihis lang po ako. Hobby ko lang ito. Hindi po ako expert. Hindi ko po sinasabi magaling ako sa stocks, no? Ayan, wala po akong degree in anything related to finance or business. Hobby ko lang po ito. Please do your own research bago po kayo mag-invest. And please, subscribe to my channel. Nakakatulong po yan. Like, share, hit notification bell, mag-comment na po kung may tanong. And happy investing, guys! Bye-bye!